Nagising niya si Loleng? Nakausap niyo? Ano sabi niya? Ba't parang nagpapanik ka ba dyan? Natutuwa lang ako. Kasi nagising na siya. Nagkaroon po ng paralysis sa buo niyang katawan. At kinalulungkot ko pong sabihin na hindi na siya makakapagsalita. Please, Rome, wag mo siyang susukuan. Alagaan mo siyang mabuti, ha? Tsaka kung may maitutulong ako, magpasabi ka lang. Parating nga pala ni Emma na dapat gumaling kayo kaagad. Kahit na ano pa sabihin ng doktor, naniniwala kami na gagaling kayo kaagad. Kaya tulungan niyo kami na gumaling na kayo, ha? Alam mo, hirap kasi dyan sa kaibigan. Hindi niya na problema. Pinaproblema niya ba? Ipamalas sa kanya yung matandang yun. Eh, ikaw, di ba tayo mamumblema dyan sa Cebu, Geneva na yan? Siya na kayo close. Kulang na lang idok-dok yung pagmumukha mo doon sa Cebu, Geneva. Hindi gagawa. Dahil dyan sa makating bunganga mo, na-aksidente ka. Kaya yung tuloy, pinatay ang boses mo para manahimik ka. Pero ako naman itong hindi matahimik habang nandito ka sa pamamind room. Kaya dapat sa'yo, tuluyan na. Kamusta na si Manang? Maayos naman po, sir. Kaya lang po parang lagi siyang umuungol na para pong may gustong sabihin. Okay, dadalawin ko muna, ha? Kahit kailan talaga, ha? Mahirap ka sa buhay kung matanda ka. Ano? Takot ka, no? Akala mo tutuloyan kita? Ano ko, tanga? Ha? Kasi pag ginawa ko yun, edi natapos yung paghihirap mo. Ano ka ba naman? Loli, gusto ko nga nakikita kong naghihirap ka dyan sa kama mo. Gusto ko nakikita mo na pinapaikot ko sila sa kamay ko, pero wala kang magawa. Kahit anong gawin mo, talaga wala kang magagawa kasi wala nang kwento yung katawan mo. Gulay na talaga. In short, wala kang silbi. Kawawa ka naman, sayang. Hindi mo na masasabi yung gusto mong sabihin. Oh, kumusta na si Manang? Rob! Anong nangyayari? Meron ba sinasabi si Manang? Wala naman akong maintindihan. Puro ungol lang. Di, kinukuha ko nga sa kanya yung recipe. Kasi gusto kong ipagluto ka sa si Sydney. Eh kaya lang puro lang naiintindihan ko. That's good. You know, actually, that's a good idea. Pagluto ka, sama mo si Sydney, turuan mo. Matutuwa pa yun. Sige. Okay? Excuse me. Manang, masabi ni Vicky, meron daw yung sinasabi. Eh, inuungol-ungol kayo. Ano ba ang gusto niyo sabihin? Okay lang, huwag na kayo magsalita. Actually, mabuti nga yun. Nagsusumikap kayo magsalita. Baka gumaling agad-agad yan. Tawa ng Diyos, ha? Huwag na kayo magsalita. Okay. Magaling muna kayo. Mag-relax kayo. Hello! Guess what? Nakausap ko si Mr. Lau. Pumayag siyang makipag-usap sa atin. Wow! Talaga? Magandang balita yan, ha? Alam mo, matagal na namin nililigawan si Mr. Lau na mag-invest dito. Finally, okay na. Kaya nag-set ako para kausapin natin siya dinner tonight yan, ha? Tayong dalawa, kakausapin natin si Mr. Lau. Geneva, okay lang ba isama natin si Emma? Ay, hindi. Okay lang. Kayo na lang dalawa. No, Emma. I need you there, okay? Tsaka madi-disappoint ako kapag di ka sumama. Okay. Okay. May meet lang ako na client. Mauna na kayo doon. Susunod ako, ha? Uh-huh. Okay. Thank you. Geneva, your pen. Finally. Nakakainis talaga yung babaeng yan. Pwede naman siyang tumanggi, pero hindi niya ginawa. Eh paano? Di ba gimmick mo lang naman yung pa-dinner mo with Mr. Lau para masolo mo si Angelo sa bahay mo? Hindi ako papayag na hindi matuloy ang mga plano ko para sa amin dalaw ni Angelo. Sinabi ko may mangyayari sa amin ngayon.
Mangyayari yun. At ano naman magagawa mo? I don't know. Honestly. Pero ako nang bahala. Mag-iisip ako ng... Char, tawagan kita mamaya, ha? Bye. Kuya? Ma'am? Bakit po, ma'am? Kilala mo kung kanina kotse ito, di ba? Yes, ma'am. Mommy, pwede po ba tayo mamasyal tomorrow? Oo naman. Basta kasama yung daddy mo. Eh, pag wala po siya. Eh, next time na lang. Bakit po? Basta! Sige na po, Mommy. Pasyal na po tayo. Sige na, Mommy! Ah! Tingnan mo yung ginawa mo, ha? Tingnan mo. Oh! Kuya, matagal pa ba yan? Ma'am, saglit na lang po, ma'am. Ma'am, okay na. Lahat na mo yung dalawang gulong. Hindi na po magamit na Ma'am Emma yun. Mabuti naman yung dalawa. At dahil dyan, syempre, dito niya pinang ako. Eh, ma'am, matanong ko lang, baka po mabulilyaso tayo dito. Baka si tantihin po ako ni Sir Angelo. Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. Sige, tiwala po. Sige, sige na. I-tools mo. Hawag mo kalimutan. Tago mo. Salamat po, ma'am. Okay. Manong, saan ka? Alis na tayo. Huli ka na. Napakalikot mo kasi! Andito lang pala kayo eh. Ano, nag-i-enjoy pa kayo rito? Uy! Kita mo ito, matandaming ano lang ito. Eh, atikot kasi! Ayan, nadumihan. Sabagay, ganyan talaga pag nasa kusina. Pag-dumi talaga, baby. Di po kayo galit sa akin? Hindi. Huwag na naman. Okay. Alam mo, dapat madalas siguro niya ginagawa ito. Kung nag-i-enjoy kita lang talaga kayo. Ay, nagbabanti kayo ni Sydney. Oo naman. Sige, tuloy niyo lang yan, ha? Mamaya, titikman ko yan. Oo. Bye, Sydney. Hi, Angelo. Paso. Si Emma.
pa siya eh. Baka naman na traffic. Alam mo naman dito sa Pilipinas, di ba ma-traffic? Gutom ka na ba? Gusto mo mauna na tayong kumain? Teka lang, tatawagan ko na lang muna si Emma. Okay. Sabi sa'yo si Emma kung may lakad siya? Hindi, baka may nangyari lang. Emma! O, akala ko papunta ka na doon sa dinner niyo. Pauwi na rin ako eh, kaso may iniwan ako ang files. Iuwi ko muna sa bahay. Hindi ka pa baalis? Baalis na nga sana ako, kaso na-flat yung gulong ko. And take note, hindi lang isa, dalawa. Paano nangyari yun? Hindi yung ba namalayan nung papunta ka dito? Dumating ako dito, hindi flat ang gulong ko. Kutob ko, may gumawa niyan. Sino naman? Pento ni Geneva. Ba't naman niya gagawin yun? Bakit hindi? Eh, alam naman nating dalawa na ayaw niya sa akin, hindi ba? Sinabotahin nga niya yung presentation ko dati. Kung tutuusin, nagiging mabait lang siya sa akin dahil wala siyang magawa dahil kay Angelo. Pero ayaw niya talaga sa akin. Alam mo, Flor, mabuti pa. Sasabay ako sa'yo. Puntahan natin siya. Bakit? Ano gagawin mo? Para ipamukha sa kanya na nagkamali siya ng kalaban. Halika na. Manang, para po hindi magkasugat yung likod niyo. Ayan po. Yan. Retrato ni Ma'am Emma at Sir Rom. Namimiss niyo po si Ma'am Emma. Ay, gusto niyo po makita si Ma'am Emma, nga lang. Bes, hinihinay lang ha. Baka nandiyan na si Mr. Lau. Hi, kami yung guest ni Geneva. Nandiyan na ba sila? Opo, nandito na po. Pasok na po kayo. Bes! Emma! Geneva. Emma? Saan ka galing? Ano nang inaantay? Oo nga naman. Saan ka nang galing? Kanina ka pa namin hinihintay. Talaga? So gusto niyo malaman kung bakit ako late? Kasi na-flatan ako ng gulong. Oh my! Talaga? Na-flatan ka? Bakit? Ano nangyari? Dahil sa mga taong walang magawa na katulad mo. Me? Sabihin, pagbibintangan mo ako dahil na-flat yung gulong mo? Bakit, Geneva? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Ah, hindi. Bakit ko naman gagawin sa'yo yun? Talaga? So, what you're saying is, naglakad ng kusa yung ballpen mo papunta sa kotse ko? Baka nga, na? Hindi ba pwedeng nalaglag lang yung ballpen galing sa bag ko?
nung pasakay naman ako ng kotse ko? Alam mo, ang hirap sa'yo, Emma. Praning ka din. Alam mo, Geneva, ang mas mahirap sa'yo, pailalim kang umatake. Please, tama na. Kuya, umuwi na tayo. Tara na, Emma. Please, Emma, tara na. Pwede mo bang pagsabihan ng girlfriend? Sige. Excuse me. Madam, tinan mo, nagluto siya. Tinulungan ko po si Mami. Really? I'm so impressed. Sapa-sapa. Parang hindi kumahuli. Parang kulang lang sa lasa. Pahingin nga ng sauce, Jen. Alam mo, sayang, sana nakuha niya yung style ni Manang Loling. Masarap magluto yun. Alam mo, pag nakuha mo yun, galing, parang si Emma. Galing ni Emma ang gluto. Stop it. Bakit ba palagi na lang kailangan banggitin mong Emma yan dito? Georgia went to so much trouble preparing this for you. Better. Ano, ma'am? Did you hear me? Naghirap si Georgia dito. Oh, I'm sorry. Excuse me. Ang sarap naman, ah. Kasi, tingnan mo sir, nagtampo tuloy si Queen Georgia ko. Ano akala nila sa akin, alila? Itong emang to, pati bituka yata ni Rom, ginayumay. Alam mo, baka naman namimiss lang ni Loling si Ma'am Emma. Kaya palagi niyang tinitignan yung wedding picture nila, sir. Tsaka parang may gusto talagang samihin si Manang Loling. Ano kaya yun? Malay mo, yung pala makakatulong sa kanya para magsalita siya uli. Diba? Ay, tama ka, Mang Mando. Oh. Ang mabuti pa siguro, ipakausap natin si Ma'am Emma kay Manang Loling. Teka, paano gagawin natin? Magsisinungaling pa siya. Emma, hindi naman tayo sigurado kung may kinalaman talaga si Geneva sa nangyari sa'yo eh. Kuya, noon lang kasi nangyari yon. Tsaka wala namang ibang may galit kay Emma sa kumpanya para pag-initan yung sasakyan niya, di ba? Eh, baka may gusto sa'yo yung babaeng yon kaya naiinig siya kay Emma. What? Ano naman yung sinasabi mo, ha? Eh, di ba nga nung isang araw, kung makalapit siya sa'yo, parang inaakit ka niya. Flor! Di ba sabi ko sa'yo, linisin mo yung utak mo? Alam niyo, pagod na ako, ha? Tapos napurnada pa yung meeting natin with Mr. Lau. Tigil niyo na to, ha? Ma'am Emma, may kaaway na naman po kayo. Si Georgia ho ba ulit? Bago to, Becca. Pailalim kong gumalaw. Naku, ma'am, marami akong kilalang ganyan. Mahirap pong kalaban yung mga ganyan, ma'am. Yung maatake na, hindi mo pa alam. Sinasaksa ka na sa likod, hindi mo pa rin alam. Mare, tigilan mo na nga. Tanggapin mo na lang na talagang mahirap kalabanin niyang si Emma. At kahit anong gawin mo, eh hindi ka niya aatrasan. Tingin mo, ako magpapatalo? Ha? Tingin mo, magpapatalo ako dun sa Emma na yon, ha? Alam mo, dahil sa ginawa niyang kabuisitan sa akin ngayong araw na to, lagot siya sa akin, lalo kung aagawin sa kanya si Angelo. Sandali. Diba ikaw ang nagsabi na naging mistress ng ex-husband ni Emma, si Georgia? So ano? Sumusunod ka sa yapak ng kapatid mo?
Kabet? Ah. Ako magiging kabet? Uh-huh. Ay, hindi. Hindi, hindi. Dahil hindi kasal si Emma kay Angelo. At saka, kaba? Si Georgia nga eh. Naagawan siya, di ba? Ako pa kaya. Mas nagaling ako doon. Kaya, manda sa akin yung babae niya. Alam mo, hindi naman sila bagay ni Angelo, no? Actually, pangit kaya. Ako bagay. Sigurado ka ba sa hinala mong yun, anak? Oo, Nay. Malakas ang kutob ko na kaaway ang tingin sa akin ni Geneva. Nung una nga ho, ang trato sa akin, sekretarya lang. Mali naman ata yun. Marketing director ka ng NB Travel and Tours. Aba, ang laki na naman yata na ipasok mong kliyente doon. Napakarami pa. Ay, wala naman tayong magagawa na eh. Kapartner na ho siya ni Angelo. Isa pa, malaking pera ang pinasok niya. Ngayon siya pa yung nag-aasikaso para matuloy yung koneksyon namin sa Japan. Noong una nga, pinagbibigyan ko lang. Pero, kulang na lang ang trato sa akin, basura. Huwag kang magpapatalo, anak. Isipin mo na lang na malaki na ang naipasok mo sa kumpanya na yun. Ha? At, girlfriend ka ni Angelo. Pakiramdam ko na eh, mahihirapan din siyang bitawan ni Angelo dahil nga sa partner na rin siya ngayon. Ma'am, may tumatawag ko sa inyo. Salamat. Sige. Hello, Vicky. Hello, Ma'am Emma. Ay, pasensya na po sa istorbo, ah. Ayos lang. Kamusta na si Manang Loleng? Kaya nga po ako napatawag sa inyo. Kasi po, parang miss na kayo ni Manang. Gusto niya po kayong makita. Nako, Vicky. Mahirap yan. Alam mo namang hindi ako makakapunta sa inyo. Eh, yung mga ama mo, hibla pa lang ng buhok ko, nagwawala na. Magkita na lang po tayo sa clubhouse. Nako, baka naman makasama kay Manang yan. Ay, ano po, pwede na po siyang mag-wheelchair, sabi ng doktor. At saka po ano, para po ma-exercise si Manang. At saka po, pag lagi niyo po siyang kakausapin, baka po makapagsalita na siya agad. Kailangan makabalik din ako agad dito. Baka hanapin ako ni Sir at saka ni Ma'am. Opo, Ma'am. Kung makakaposlit po kayo, pwede niyo naman kaming sunduin sa clubhouse. Pero kung hindi na po, sige po, magta-taxi na lang po kami. Ako. Malaking problema ito pag nabuking tayo. Pero hayaan mo na. Alang-alang kay Loleng at kay Ma'am Emma, gagawin ko to. Tira na. Salamat. Tika na. Walang yung mga alipores to. Ay, ito kompleto na. Ay, anak. Makikipagkita ka na naman ba kay Loleng? Oho, Nay. Hindi naman ako magtatagal. Alam mo ba, anak? Naghahanap ka na naman ulit ng gulo eh. E paano kung malaman ni George at ni Margarita yan? Ay, kung samahan ko na lang ko kayo, ma'am. Gusto niyo ho? Hindi na. Hindi nga ako magtatagal. Nay, kakamustahin ko lang naman yung si Manang Loleng. Ay, naku, anak. Isa pa naniniwala talaga ako na totoo yung panaginip ko. Isang araw, masasabi rin sa akin ni Manang yung gusto mo talagang sabihin sa akin. Sige na ho. Eka. Mag-ingat ka, ha? Manang, nandito na po tayo. Maya-maya lang po darating na si Ma'am Emma. Antay lang po tayo. Vicky! Ay, Ma'am Emma! Manang! Kamusta na po kayo? Ay, naku, Ma'am Emma, tuwan-tuwa po yan si Manang Loleng nung malaman pa lang niya po na payag kayo makipagkita sa amin. Ako rin, masaya nga ako. Nakita ko si Manang ngayon. Salamat at dinala mo siya dito, Vicky.
Pero hindi ako magtatagal, ha? Kasi alam niyo naman yung mga amo mo, baka matunogan na nandito ako. Si Manang yung mapagdiskitahan. Ay, opo. Uuwi din po kami kaagad. You don't know what you're talking about. Baka nga, love mo na. Sir, pinabibigay po pala ni Ma'am Geneva. Sige, pakisabi salamat. No, isang araw nilalandi ka. Tapos ngayon, ayan, kung ano-ano yung binibigay sa'yo. Baka iba na yan, ha? Sabihin na lang natin, this is my way of saying thank you para sa lahat ng ginawa mo for me. Nasaan si Angelo? Nasa office po ni Ma'am Geneva. Okay, puntahan ka na lang.